yung traditional Islam, yung Islam talaga, hindi sila nangingidnap, hindi sila mamatay ng tao, kagaya ng mga nakaraan, mga extremist group. Hindi ganun ang katuruan ng Islam. Kaya ngayon, sinabi ko dito sa commander ng 11th Division ng Philippine Army, tulungan nyo kami na ma-establish muli yung Islam na nakasanayan namin. Yung hindi yung katuruan. Islam na yun. Mm-hmm. Oo. Kaya kung tingnan mo, part and parcel ang Sultanate of Sulu sa nagaganap na kapayapaan dito sa Sulu ngayon. Dahil sa traditional Islam. Hello everyone, namaste. This is Reverend Father Joseph Lagumbay from the Catholic Universalist Church, and welcome to Mystics of Maharlika. I'm your host for today, and dear brothers and sisters, our episode for today is really, really special. It's because this is the first time po that we have invited a monarch here in our humble YouTube channel. And dear brothers and sisters, hindi lang ito basta-basta monarch, it's because he is the king. All right, or you know, his position is equivalent to a king. And dear brothers and sisters, aside from that, no, this king is, you know, a bit controversial right now because of the challenges that they are currently experiencing and also the victories that they have achieved currently, no, ngayon lang. So yeah, without further ado, dear brothers and sisters, please help me welcome the 35th Sultan of Sulu and North Borneo, Sultan Muwidzul Lial Tan Kiram. Ampon, good day po. Welcome po sa Mystics of Maharlika. Hello, good morning, Father Joseph. Opo, kumusta naman po kayo? Kumusta naman po ang buhay natin ngayon? Diyan sa nasasabukan niyo po. Alhamdulillah, okay naman. Lalo na ngayon, ang Sulu, napaka-peaceful na. Wow. In fact, dinudumog na nga ito ng mga local tourists from Luzon, Visayas. Halos every week, meron kami mga nakikita ang report sa provincial tourism na nag-guide sila ng mga local tourists from Luzon, Visayas. As far as mga Mindanao, meron din. At saka meron pumasok dito na yung grupo ng mga foreigners na most traveled. Yung pangalan ng grupo na most traveled persons ata. Nakapunta sila dito. Wow. Anyway po, yes, Ampon, gusto po naming malaman talaga in-depth nang galing sa inyo kung ano nga ba talaga ang sultanato. Kasi nga, even us, no, Filipinos, yung alam namin about the sultanate is just the surface level. So pwede nyo po bang ma-explain po kung ano ba ang sultanate and what is the Sultanate of Sulu? Okay, yung Sultanato ng Sulu or Sultanate of Sulu, na itayo siya noong 1405. Wala pa noon ang Amerika. Wala pang Pilipinas. Wala pa ang Malaysia. Kanya-kanya pa sila. Yung Malaysia noon, siguro Malacca at saka Johor lang. Mm-hmm. And then, yung isang descendant ng Holy Prophet, si Sayyid Abu Bakar, also known as Shariful Hashim, nagpunta siya dito sa Sulu. Mm-hmm. And then, sinabi niya sa mga tao dito, mga natives dito, na galing na sabi na dito, yung mga Makdumin, yung mga Islamic missionaries na kagaya ni na Makdum. Eh, sabi niya, pwede i-centralize na natin ang government, Islamic monarchical form of government, sabi niya. Yun, in-introduce niya, doon na na-centralize ang gobyerno ng sultanato. And then, yung ginawa ni ng first sultan na si Sultan Shariful Hashim, institutionalized niya yung mga ministry, yung mga department. Sa panahon niya, sa panahon ng mga ninuno niya,
na gigibayin pa rin yung sultanato. Kasi nagkaroon ng sultanate government dito sa Sulu, lumawak na. Hindi lang Sulu, pati Pasilan, Tawi-Tawi. Kasi umaman yung lalawigan na to. Hanggang sa Palawan, sa Buanga, sa Buanga Peninsula, as para sa Sabah, North Borneo. North Borneo, opo. Kaya nga po, no, yung title nyo po is the 35th Sultan of Sulu and North Borneo. Kasali po yung North Borneo sa territorial ano po natin. I see. Napansin ko po, di ba yung apelido nyo po is Kiram, di ba? Kiram, yan po yung parang lineage nyo po talaga. Galing from the first founder, Sayyid Abu Bakar, during 13th century up until now. May nakita kasi kami sa internet po na itong ano, there's a person claiming na sila daw po yung may-ari ng buong Pilipinas, yung Tagian Taliano. Sabi nila Kiram daw po siya. His prince ano yon, Prince Kiram something the second. Ano po, baka mag-anak niyo po ba to? Ah, yung si ano, si Prince Julian. Oo, Prince Julian daw. Oo. Way back 2005 bata. Nag-meet kami ng ni E.J. Eckert, the late E.J. Eckert. Si E.J. Eckert at saka si Senon Marcos, yung uncle ni BBM. Mm-hmm. First cousin ng father niya. Magkaibigan sila. And then naimbitahan kami doon sa Gilarmi apartment sa Makati. Ewan ko kung mayroon nandun pang Gilarmi apartment na tinatawag sa Makati. Doon nakatira si Mr. Eckert. Si Mr. Eckert isang American Jew. American Jew. And then, sinabi niya sa amin yung tungkol kay Prince William. Pero, yung pagkasabi ni Mr. Eckert, parang nagpapatulong sa kanya, parang wala siyang belief. So, doon namin nalaman na meron pala nag-exist na mga tao na mahilig sa ano. Biro mo, may titulo ng Pilipinas. O nga po, yun yun. Nakita ko sa YouTube sa pangalan, yun. May titulo. Sa pangalan nila. Oo. Kaya yung mga fiction na yan, hindi naman nailathala sa kasaysayan ng ating biyahe o ng Pilipinas. Eh, dapat sana hindi na natin entertain. Baka... Oo nga po. Eh, ang problema kasi niyan, kahit hindi siya siniseryoso ng gobyernong Pilipino, eh, madaming mga tao na alam mo yun, yung nanonood sa YouTube, marami silang naano. So, kaya nga, kinonfirm ko po sa inyo kung kamag-anak niyo po ba ang taong ito. Eh, hindi namin yan kamag-anak, si tinatawag na ano. Prince Julian. Prince Julian. Hindi. So, hindi po. So, okay. That closes it. Okay. Dito po tayo, kasi na-mention niyo po kanina na si Sayyid Abu Bakar, the founder of the Sultanate of Sulu, di ba? He is a descendant of the Prophet Muhammad, peace be upon him. So, nung dumating siya dito, yung lahat ng nagiging sultan po is direct descendant niya, lineage ni Sayyid Abu Bakar, tama po. So, ibig po bang sabihin nun, kayo po ay descendant din ng Propeta Muhammad, peace be upon him? Oh. Pwede namin na i-claim o pwede namin sabihin na oo. Kasi yung pagsultan dito ni Sultan Sharipul Hasim, also known as Sayyid Abu Bakar, yung law of succession, namana ng firstborn son, anak niya. Firstborn, opo, opo. Kaya ganun ang flow ng succession. Pero, nung sa panahon ng father ko, 1974 to 1986, wala pang mga wannabe na sultan. Wala pa. Wala pa, wala pa. Although meron na first cousin niya na gusto rin masultan, hindi na tayo mag-mention ng name. Pero hindi talaga napagbigyan dahil very strict si President Marcos. Very strict siya. Totoo. And then after ni President Marcos, kasi namatay yung father ko 1986, nung naos naman siya papuntang Hawaii. Parang kung tingnan mo, sila magkaibigan kasi napaka-close na magkaibigan si Marcos Sr. sa ka-father ko. Napaka-close sila. Nung namatay ang father ko, naalis naman siya sa pwesto. Pumalit na si President Cory Aquino. Yan na parang
inalis na yung nobility's constitution. Diyan, biro mo, kung halimbawa hindi na kami kailangan ng gobyerno, inalis nila na, eh sana yung pag-aari ng Sabah, hindi na mag-claim yung Philippine government. Totoo, totoo. Kasi lolo ko yung nag-transfer ng sovereignty. Lolo ko in 1962. Lolo ko na tatay ng tatay ko. Sultan Ismail Kiram. Yeah, si Sultan Ismail Kiram. Hindi yung Ismail na yung latest, ha? Yung Ismail yun. Na... Kasi kaibigan yun ni President Macapagal. Totoo. So ibig pong bang sabihin ito, since the sultanate, no, is you can say that you are a descendant of the Prophet Muhammad. Eh di ba sa Katoliko meron po kaming tinatawag na may Santo Papa, di ba, may Pope, may parang may leader, kumbaga may religious leader, parang ganun. So is the sultanate also like the leader of the, let's say, Islamic community in the Philippines, or not really? Ang sultan, magiging ano siya, religious head siya. Religious head. Oo, siya yung pinaka. Kaya mahirap mag-sultan kung halimbawa, uminom ka ng alak, nang bababae ka, kurap. Kasi yung sultan, simbolo ng Islam. Disiplinado talaga. Oo, kasi yung sultan, vice-gerent ng God. Yan ang belief namin. Meaning, kailangan ng sultan ipapalaganap niya yung justice sa buong nasasakupan mo. Oo. Totoo. Kasi yung Islam, yung traditional Islam, yung Islam talaga, hindi siya nangingidnap, hindi siya namamatay ng tao. Totoo. Kagaya ng mga nakaraan, mga extremist group. Hindi ganun ang katuruan ng Islam. Kaya ngayon, sinabi ko dito sa commander ng 11th Division ng Philippine Army, tulungan nyo kami na ma-establish muli yung Islam na nakasanayan namin. Yung hindi yung katuruan. Islam na yun. Mm-hmm. Oo. Kaya kung tingnan mo, part and parcel ang Sultanate of Sulu sa nagaganap na kapayapaan dito sa Sulu ngayon. Dahil sa traditional Islam. Totoo. Ito po, personal question po. Being the Sultan, do you have any spiritual practices po na ginagawa nyo personally para mas may pagtibay pa po ang inyong pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? Meron kaming sinusunod na mga practices. Meron taon-taon. Meron naman na quarterly. Hindi yun maalis yung mga rituals na yun. Totoo. And then aside from five times a day prayer, meron kami sinusunod na mga ritual. Na nakasanayan. Nakasanayan na ayon sa tradisyon ng old sultanate. Totoo. Pwede po ba kayong mag-share ng kahit iilan na pwedeng i-share? Ano bang ginagawa ninyo in this practice? Halimbawa, commemoration ng birthday ng Holy Prophet. Mm-hmm. Natawag namin na Maulidun Nabi. Maulidun Nabi. Yan, yung ginagawa namin dyan, nagsiselebrate kami. Aside from mga celebration, kasi ang lahat ng imam, mga Islamic priest, iniimbita namin, traditional leaders, ganon. Pati yung mga common na tao. Mm-hmm. Then may mga prayers doon. Kumakain kami kasi nagsiselebrate. Celebration, birthday ng propeta. Diba mga dalawang baka, nakakatay, tatlong baka, manok. Then, yun, may prayers doon. Yung prayers doon, halos sa beginning ng celebration to the end. Ah. Doon ang pihahaba niya. Let's say mga 5 hours. Mga 5 hours? Grabe, no? Oh, 5 hours. Pero ano yan, during the prayer, parang sabay ba yung kainan or hindi? Parang putol-putol prayer tapos kainan, or how does it work? Yung mga imam, let's say mga 15 na imam, Islamic priest, doon sila halimbawa nagtachant ng mantra na yon. Mm-hmm. And then yung pumapasok dito ng mga bisita,
mga politicians, mga religious leaders, mga traditional leaders, yung mga bisita, kakain muna. And then, after na kumain, nakikinig sila. So, yung mga imam lang talaga yung ano, nag-chant, kumbaga, ng mga mantra? Oh, yung mga, alibawa, meron imam, makuha, mga 15 sila. And then, tingnan ko lang, base sa sino yung pinaka-leader sa kanila, sa 15 sila. Halimbawa, si Abdul. Example, si Abdul. Oh. Ikaw sabi ko, Abdul, ang leader ngayon mag-lead. And then, mapuntahan ko lang doon na for starting, let's say, mga 15 minutes, and then iwanan ko na sila. Pero diretso na yun, mga 5 hours. Sila na yung magpapatuloy ng ano? Papatuloy. Wow, very... Ito yung mga tradisyon na gustong alisin ng mga extremist na ano ngayon. Oh, kasi dito meron tong tinatawag na may effect itong social informal social integration. Halimbawa, social integration. Biro mo, magmi-meet kami ng mga let's say mga politicians, oh, yung iba mga ibang sektor, magkakainan, tsikahan. Di ba yung heart magkuklose? Totoo. Opo. O magkuklose. Kasi parang nag-bonding moments yun. Nag-bonding. Na, yung bisita, hindi lang 100. Hindi lang 100, mga 500. Na imagine na ano mo yun, ma-embrace mo yun, maghalikan, mag-shake hands. Yung heart doon. Magkakaroon ng unity. Pagmamahalan, understanding. Totoo. Eh, itong mga extremist group, ayaw nila na. Ayaw nila nang ganun. O ano sabi niya, innovation na yan, hindi na yan pwede. Totoo. Ang kinaganda kasi din yan, Sultan, is that habang may mga bisita kayo, nakikita din nila yung kultura while nandun sila. Oo. Mas naiintindihan nila, ganito pala dito. So, mas nagkakaroon ng nagiging close kasi, di ba, napapaintindi yun sa kanila. Oo. Yeah, maganda yan talaga, Sultan, na mapanatili yung mga practices na ganyan. Kasi more on open siya eh. Ito naman, Sultan, ito may pahabol na tanong. May mga nagtatanong kasi, mga kaibigan natin. No? So, ito, medyo sensitive ito. But, you know, syempre, you are the Sultan. So, you will be, you know, the best person to be asked about this. So, una po, ano po ba ang pananaw ng Islam in general about the LGBT community, and you personally as the Sultan, how are you dealing with them, especially sa inyong nasasakupan po? So far, hindi pa namin na napag-usapan, lalo na yung mga advisory council at saka yung mga tinatawag na Ruma Bitkara. Hindi pa kami umabot sa ganyang punto. Bali, dito pa kami sa gumagawa ng sistema. I see. Kasi kung tingnan mo, pati nga yung buwan, yung araw, mayroong sistema. Totoo. From God. Kaya nagkaletse-letse na, hindi na magkakindi, walang sistema, walang batas. Nandito kami ngayon sa batas. Pero sa akin, sa personal na ano po? Pananaw niyo po. Pananaw po, kasi nilika tayo ng Diyos. Tao, nilika ng Diyos. Eh, para ma-prove na perfect ang nilika niya, kumpleto siya. Meron LGBT, meron ganito-ganon. Kasi ganon, katulad ng hayop, di ba? Meron aso, meron pusa. Kumpleto ang Diyos. Eh, kailangan hindi natin yun i-refute. Kasi magkakaroon ng discrimination. At saka, parang inano natin ang kapangyarihan ng Diyos. Doubtful tayo, bakit ganito? Kaya, respeto, ang kailangan dito, respeto. Kung anong ginawa ng Diyos, unang-una, hindi naman nagsabi ang Diyos na huwag niyong irespeto yung kapat. Hindi. Yung sinabi ng Diyos na magrespetuhan kayo. Totoo. Ginawa ko kayong po ilan nation para magkaintindihan kayo. Several nations, sabi niya, ginawa ko kayo para magkaintindihan kayo. Meaning, may understanding, may respect. Pero alam mo naman na Brother Joseph, Father Joseph, itong sa mundo natin ngayon, judgmental ang karamihan ng mga bayan natin. Kaya
Kung walang mga judgmental na mga tao natin, hindi sana magkakagulo yung mundo natin ngayon. Totoo, agree po ako dyan. Totoo. Eto na nga po, Ampon. Siyempre, di ba, the Sultanate has been established since 13th century. So, siyempre, the world is evolving. Yun po sinasabi nyo, di ba, may mga gumagawa ng innovation, pero ang totoo, hindi innovation yung gusto nila, mga extremist na itong mga taong ito. What is the problem? Ano po ba yung issue talaga na kinakaharap ng Sultanate in the modern world? Yung mga issues po na kinakaharap ninyo ngayon. Sige, simulan po natin. Napansin ko din po na, 'di ba, kanina sa pag-uusap natin, medyo may struggle eh when it comes to the recognition. Tama po ba? Medyo hindi tayo recognized ni Philippines eh. Eto po, ano po ba ang gusto ninyong mangyari? What does the Sultanate of Sulu and North Borneo want to happen? Gusto niyo po ba na maging independent? Parang independent from the Philippines, or gusto niyo po bang magkaroon kayo ng parang isang independent state pero within pa rin sa Pilipinas? Kumbaga meron lang kayong own state, own jurisdiction dito sa Sulu and North Borneo. Unang-una, my memory serves me right. 100 days ni President Duterte sa Malacañang. Inimbita ko ni Secretary Speron, siya noon ang National Security Advisor. Inimbita niya. Nung nagkita na kami sa Malacañang, sinabi ko sa kanya, alam mo ka ako, Secretary, akala ko ka ako, hindi nyo na kami kakausapin sa Sultanato. Kasi nakafocus na lang kayo dyan sa MNLF, MILF, na dating kalaban ninyo. Ngayon nag-usap na tayo. Alam niyo ka, itong dalawang Moro faction na to, ang MI at saka MNLF, kiniklaim nilang core territories namin dito sa Pilipinas. Hindi naman sila ang direct na representative ng Sultanato. At saka, never kami nagbigay ng mandate. Alam mo ka, Secretary Speron, ang Sultanato ng Sulu at saka ang gobyerno ng Pilipinas, magkaibigan yan. Nakipagbakbakan tayo sa Amerikano, sa Hapon. Pero kako, nung nanalo na tayo, nanalo na, sabi ko yung Pilipinas, nakalimutan nyo ng pagkakaibigan. Worthy ba kako na nihay nihoy yung Sultanato? Nihay nihoy from the Philippine government. Hindi nyo na kami pinapansin. Kaya nga sabi ni Secretary Speron, dito na tayo. What I'm trying to imply ganito, saan ka makakakita ng bansa na meron mga royalty pero hindi pinapansin ng gobyerno? Dito lang sa Pilipinas. Totoo. Oh, sa Malaysia, tingnan mo. Ilan ang sultan nila? Dami. Dami ang sultan. Siguro 9. 9 sultan. Indonesia, pinapansin. Cultural ano sila. Dito sa Peru, ni Hainihoy. Kami pa nga, lolo ko pa nga yung nagbigay ng, nag-transfer ng sovereignty ng North Borneo Sabah sa Pilipinas. Pero kami, mga apo, hindi na kami parang, kaya kung halimbawa, ayaw na talaga sa amin ng Pilipinas, manatili dito, magsiparit na lang kami. Mas mabuti siguro magsiparit na lang kami. Kasi yung Malaysia, nakikipag-usap din sa amin. Sabi ng Malaysia, wala naman kayo sabihin na parang chance dyan, hindi naman kayo nire-recognize. Ba't hindi dito na lang tayo? Nandito naman ang Sabah sa amin. Pero hindi namin yung pinapatulan dahil nandito kami lahat. Ito lang nag-islan namin. Lambabukas ng mata namin, kamalayan namin, isipan namin, dito na kami sa Pilipinas. Kaya gusto lang namin na i-recognize. I-recognize ang Sultanato bilang bahagis ya ng Pilipinas, royalty sila ng Pilipinas. Totoo. Kasi nga po ba doon sa ano, 'di ba, sa Europe, doon sa Great Britain, the royalties are still being honored. Parang sila yung ano, sila yung parang in charge ng tawag nito. Sila yung in charge ng ano, foreign affairs nila, kumbaga. Sila yung nakikipag
ano, nakikipag settle ng mga relationships between other countries. So totoo no? Kasi bilang isang Pilipino po, we are not educated this way. Hindi namin alam na meron pa pala talagang monarkiya dito sa Pilipinas. Saka lang namin 'to nalaman nung lumaki na, may mga sarili ng pag-iisip, nagre-research na sa internet, nakikinig na sa mga balita. Saka pa lang namin naririnig na, uy, may sultan na pumunta sa Senado. Uy, may ano, may issue pala ganito. Meron pala tayong mga sultan dito. So, yun po yung nakakalungkot. Tama po yung sinasabi ninyo. Pero ano po, napag-uusapan rin natin yung ano, yung apo. Totoo. Ito po, napag-uusapan din lang natin yung about sa Sabah, Malaysia po. 'Di ba? Na prove talaga natin kumbaga na the, you know, Sabah is actually part of the jurisdiction of the Sultanate of Sulu and North Borneo. Yung tanong ko po ngayon is, what are the next steps? Ano po ba ang next steps ninyo bilang the Sultanate of Sulu? Ano pong next steps natin sa Sabah? Are we pressuring them to pay us again or pay you again for the lease, or babawiin na ba natin ang Sabah sa kanila? What is the course of action right now? Alam mo, Father, private initiative yan. Ginawa ng mga admin namin, administrator. Yung administrator, administrators namin, walo. Dalawa yung sa amin. Tigda dalawa yan. Kasi 8 heirs. Dati 9 heirs. Ngayon 8 kasi yung isa wala rin anak. Ah, okay. Kaya yung share niya, bali, nandito na sa 8. And then, private initiative to. Ni 5, walang ambag ang gobyerno natin. At saka kung halimbawa, si BBM na sasali dito o yung gobyerno ng Pilipinas, meron tendency na ma-jeopardize ang final award. Kaya ang hinihingi namin sa pamahalaan ng Pilipinas, huwag muna silang sasali. Pabayaan muna kami. Kasi ngayon, ang Malaysia, desperado talaga. Lahat ng ginawa, pati yung uncle ko, tinawag na terrorist daw. Ay, grabe. Oh, dineclare ng Malaysian government na terrorist yung uncle ko. Yung ipong uncle nyo na dating naging Sultan Regent before you po? Oh, si Sultan Fuad. Tinaguriang tinawag na terrorist. Eh, alam naman natin lahat. At saka, alam naman ng Philippine government. Itong si Fuad, retired yan ito from DND. Oh, sa Department of National Defense. And then, nag-retire na siya. Nag-enjoy siya ng retirement niya. Pati mga anak niya, apo niya. Wala. Although, isa siya talaga ang prime mover na hinabla nila sa arbitration na court ng Malaysia. Pero nung natalo ang Malaysia, ganun. Hindi naman kami nagpo-push na magkakapera. Ano. Ang punto lang namin dito, ang final award na yung napaluno na natin yan, yan ang tinatawag namin na legal and moral victory ng sultanato. Mas mahalaga pa kaysa sa pera. Moral at saka legal victory. Kasi final award na. Kaya ginawa kayo ng Malaysia, lahat na ng pangbabas, lahat na ng dumi, tinatapon na dito sa amin. Okay lang. Kasi alam naman ng madlang people o ng mamamayan na kung sino talaga yung culprit, sino ang biktima. Totoo. Sino yan? Yun. Yeah. So, basically, that's your message po na as much as possible, kayo lang po muna, huwag munang makialam ang gobyerno ng Pilipinas. Yan. Kaya si Pangulong BBM, magaling naman ang mga legal advisors niya. Siguro, in-advise na siya na huwag muna, Mr. President. Oh, kasi much. Private ang ito. Oh, kasi private initiative to. At saka, nanalo na tayo. Pabayaan na natin, sabi niya. kasi maging complicated yan. Maging complicated yan. Kasi yung claim natin sa Sabah, dalawa. Proprietary at saka sovereignty. Okay. Yung binanatin natin sa arbitration,
That is proprietary rights. Oo. Kasi na-hold yung mga assets ng Petronas eh. So, proprietary nga. Proprietary. And then, yung sinabi ng Malaysia, uy, sabi niya, proprietary, apektado na nga yung sovereignty namin. Oo, apektado dahil ninakaw nila yung pag may maaari ng Sabah. And then, napatunayan sa court na hindi pala sa kanila. Kaya na-affected yung sovereignty nila. Totoo. Kaya pala, no? So, right now, what are the moves that were done by the Malaysian government po kontra sa inyo, sa Sultanato ng Sulu? Ang daming ginagawa nila, black propaganda. Negative ano? Parang negative propaganda. Alam mo, Father, kung isa-isahin mo, basahin yung mga news leak na yan, hindi na nakatutok sa legality yung move ng Malaysia. Puro demolition job. Parang kasi emotional wala, ano na? Emotional. Emotional. Kinukondisyon nila na yung tao nila, yung mamamayan ng Malaysia, kinukondisyon na tayo ang biktima dito. Kaya magkaisa tayo. Kinukondisyon nila na. Pero the fact is, natalo na sila dahil sila yung mga biktima. Totoo. Hindi biktima ng biktima. So yung nangyari ngayon, parang naging ano tayo yung big bad wolf ngayon. Tayo yung parang bad guys. Oo, ginagawa nila tayo ngayon. Pero yung mga intellectuals, hindi. Uh-oh. Hindi yung iba yung mindset nila, sabi niya ha. Nila. Yung sultanato, sabi niya, ang biktima. Oo, totoo. Siyempre, kasi kung... Siyempre, if you're an intellectual, you will study history. You will, you know, study... Siyempre, basic ano yan eh. Kahit nga, di ba, may lupa. Kahit sabihin natin, yung lupa lang na magkapitbahay o magkakapatid, di ba? So, parang ganun lang. But it's only on a larger scale. Naging bansa lang. Oo. Correct. Totoo. Correct. So, ngayon po, what are the steps? No? Ano ang mga steps na ginagawa or gagawin nyo ngayon as the Sultanate of Sulu? In order to address, you know, all these challenges na encounter niyo po ngayon in this modern time and age. Alam mo, Father, yung ginawa namin, kinonsulta ko lahat ng mga academicians. Why academicians? Dalawa lang professor ang nag-move sa Pilipinas, nagulo na yung buong Pilipinas. Ito si Miss Suarez at saka si Joe Masison. Mm-hmm. Mga professor to, di ba? Sa UP. Ang matatalino. Ngayon, mga contemporary natin ngayon, mga professors, mga doctor, mga academicians, mas matalino pa kisa sa kanila. Sabi ko, hindi tayo gagawa ng kabulastugan o kaguluhan sa buong Pilipinas o sa Mindanao. Pero magiging uniting factor tayo. Ito sabi ko, gusto ko mangyayari sa Sultanato. Pwede ka ako, tulungan niyo ako. Mm. Kaya marami sila ngayon, every Sunday, nagme-meet kami dito sa bahay. Mm. Every Sunday. Nag-brainstorming, and then linalagay sa ano, sa minutes of meeting, lahat-lahat. Bale, action plan na lang. Wow. Kasi kung halimbawa, magiging negative factor pa yung Sultanato, ganito nang kahirap ang Pilipinas, ganito nang kahirap ang Mindanao, parang mamaulit yung ginawa ni Professor Miswal at saka ni Joe Masison. Paano niyo mga kabataan? Tama na yung gera. Tama na yung ngayon kailangan magtulong-tulong, progresibo yung pag-uutak ng lahat. Ito yung sinusulong ngayon ng Sultanato. Alam namin na malalampasin din natin itong krisis na to. Krisis ng Sultanato, malalampasin din to. Hindi na ito tatagal. Hindi na ito tayo, inshallah. Alam niyo po, for me, no, that's actually a very good move kasi, di ba, yung mga tao na nasa academic field, sila kasi talaga yung, alam mo yun, sila yung nag-aaral sa mga bagay na ito. And, you know, two heads are better than one. How about kung madami pa, di ba? So, that's a very good move on your end po kasi, di ba, wag maging strategic po yung action plan natin. Hindi tayo, alam mo, yung umaatake ng bara-bara. Kundi, yan talagang may tamang estratehiya. Oo, totoo.
Kaya pati yung dean ng UP Islamic Studies, mga akadim na tausog doon. Yung natawagan ko, yung dean, nagpunta na dito si Dean Julki Pliwadi. Nag-usap kami, nakilala mo yung sa UP? Si Dean Julki Pliwadi. Nag-usap kami, sabi ko, tulungan niyo ako. Kasi yung sultanato, ganito yung analogy. Isa siyang bahay na matibay. Mayroon siyang limang haligi. Meron siyang bintana, meron siyang dingding, meron siyang atip. And then, dinaanan siya ng isang napakalakas na bagyo. And then, dilapilitid talaga siya, sadyat talaga. Yung naiwan, yung apat na haligi, yung foundation, limang foundation. Sabi ko sa mga academician, sabi ko, nandiyan din ang roofings. Lahat ng pyesa ng dyan din, tulungan nyo ako na install natin uli. Reconstruct natin uli yung bahay. Yung sultanato. Ngayon, nandito kami sa basic. Nagpo-flooring, halimbawa, nandito sa dingding, nag-install ng hagdanan. Pero, nakikita namin, walang bawal ito sa konstitusyon at saka hindi ito lalabag sa konstitusyon dahil ang panawagan dito, kapayapaan. Totoo, totoo. Kaya, wala kaming takot. In fact, nagmimingil nga kami ng ng gobyerno dito sa Sulu. So walang conflict between the Sulu government versus the Sultanate of Sulu. Walang conflict. Nakikita ko nga po yung mga pictures niyo po sa Facebook, maganda yung you have a good relationship with the local government then. And they respect you and they treat you with high regard din po. Ito po, question lang po. Ano po ba ang latest update ngayon when it comes to the government about the recognition of the Sultanate of Sulu? May ano ba sila? May pasabi na ba na, uy, magmi-meeting tayo ganito, ganyan? Or wala pa bang mga ano? Anong latest update po sa ano na ganyan? Usapan. Last year, nung nanalo si BBM, fresh pa yung final award ng arbitration. Kasi yung final award, lumabas yun sa last part ng ng administration ni Duterte. Yeah. Oh. And then meron akong kasing na lawyer na very close to Sara Duterte, Vice President. At saka kaibigan din ni BBM. Tinawagan niya, sabi niya, maganda mag-meet kayo ni BBM para makongratulate mo. Kasi yung relasyon ng Kiram at saka Marcos, napakasulit ba noon? Ito sabi niya po, i-revive natin, sabi niya, yung relationship niyo. Masking greetings lang. Ako na sabi niya, gagawa ng move. Kami ni Vice President, hindi para magkakaroon kayo ng one-on-one talks with the President. Sabi ko, kasin. Pero, bawal pala yun na makipag-engage ako ngayon sa gobyerno dahil sa final award. Mamadito paralyze siya. Kaya umatras ako. Sinabi ako yun. Tinawagan ko ang kasin ko. Sabi ko, kasin, sorry. Advice ng mga lawyers namin sa London na hindi ako pwede mag-engage ngayon kay BBM. Kasi baka ma-jeopardize yung award. Hindi pala proprietary. Sovereignty pala, sabi niya. Meron loopholes na pwedeng malagyan ng sinulid ng Malaysia. Totoo. Oh, magaling sila dyan eh. Kasi dami din nila mga attorney na matatalino. So, pag nalaman nila... Kasi nag-imanit kasi yung Marites. Nag-imanit dyan sa Malaysia. Ang galing nila sa Marites. Kaya pala. So paano yan? Paano po yung discussions about the recognition? Will there be any way na kausapin natin yung gobyerno about the recognition of the Sultanate? Or... What's the move for this? Or isa pa din ito sa pinaplano ngayon ng mga academe nyo po sa mga meetings nyo po kung paano ito gawin? Ganito yan, brother. Kung ang Pilipinas, pamahalaan ng Pilipinas, magre-respeto sila sa law of succession, ako ang pipiliin nila kasi ako ang anak ng last recognized sultan by the Philippine government. Totoo. Ang tatay ko, na-recognize ng Philippine government sa panahon ni Pangulong Marcos Sr., mayroon pang memorandum order 427. Kalakip to na.
And then, yung law of succession, ang flow niya papunta sa firstborn son dito sa akin. Kung halimbawa ay di tayo guguluhin ng pamahalang Pilipinas, ako yung pipiliin nila. Pero kung iba yung agenda ng pamahalaan natin, pipili yan maskin sino. Kaya naniniwala kami na yung katotohanan, siya pa rin ang mananahig sa bandang huli. Kaya hindi namin pinapakialam ngayon kung kailan magre-recognize si BBM. Hindi. Kasi nag-usap kami ni BBM, nung senador pa siya. Then meron kaming pinag-usapan doon. Witness ko ang brother ko at saka yung abogado ko. Kasama ko doon ang abogado. Kasi this is just this is very refreshing. At the same time, it's also sad on my part kasi nga may nag-e-exist pa pala tayong monarkiya, but it's just not recognized at hindi din ito ewan ko ha, kasi nung bata ko hindi ko to nakikita sa mga textbooks eh. Ganun lang, parang wala lang. Parang nandun lang nung unang panahon may mga sultan, may mga raha, may mga datu. Tas dun lang. Wala nang mention about may nag-i-exist pa pala sa Sulu, may sultanatong Sulu, bahagi pala natin yung Sabah, di ba? Saka lang namin 'to nalaman nung nagkaroon na ng award. Uy, part pala natin yung Sabah in the historical talaga ng Pilipinas. Ngayon po, Ampun, ano po ang inyong message, no, para sa lahat? This is your final message. I will give this opportunity po, Ampun, na makapagbigay kayo ng mensahe sa lahat ng nasasakupan niyo po sa Sulu, sa lahat ng Kamusliman, at sa lahat ng siguro mamamayan ng buong Pilipinas. Okay. Assalamualaikum sa lahat ng mamamayan ng Sultanato ng Sulu, mamamayan ng Mindanao, mamamayan ng bansang Pilipinas. Kami po sa Sultanato ng Sulu, hindi naman namin pinipilit kung ayaw sa amin. Hindi namin pipilitin. Gusto lang namin na kung halimbawa ayaw na sa amin, maganda yung meron bang mensahe, mag-usap-usap muna. Ito, ayaw. Prangkahan. Ayaw na namin sa inyo. Para naman, maisulong namin kung ano man ang plano ng sultanato. Kasi, sinabi ko kanina kay Father na ayaw namin magiging pangdagdag factor ng kaguluhan ng bansa natin. Maganda sana na magiging pride kagaya ng arbitration award. Parang tumaas yung level ng buong sambayanan. Dahil sa atin pala, hindi tayo nagnakaw, tayong ninakawan. Ganon yung punto namin. At saka, ang huling mensahe namin, maliban sa sentiments namin kanina, gusto namin na tulungan nyo kami pagdasal na sana tuloy-tuloy na ang kapayapaan sa Sulu. Kasi biktima itong Sulu. Ayaw po umlarin ito para makalimutan ang Sabah claim. Alam naman natin kung sino ang may pakana dito ng lahat ng kaguluhan sa Mindanao. Isang bansa na malapit din sa atin dito. Hindi na natin papangalanan. Sana ngayon magkaisa tayo, tulong-tulong sa pagdarasal, at saka na huwag na makinig sa mga black propaganda ng karatig bansa natin, dahil magugulo lang ang sitwasyon natin. At saka maraming salamat sa iyo, brother, at saka sa iyong father, sa iyong pamilya, at saka sa lahat. Maraming salamat. Alright, dear brothers and sisters, narinig po natin, no, ang panawagan ng Sultanato ng Sulu and North Borneo. Ipagdasal po natin sila at tulungan po natin na magkaroon ng kapayapaan sa Sulu. Meron na nga kapayapaan, but tulungan natin na maging tuloy-tuloy ito. At sana hindi lang sa Sulu, ano, kundi sa buong kapuluan ng Pilipinas. And it is such an honor po to have you here, Sultan. Maraming salamat po talaga. And ang kwento nyo po at ang kwento ng Sultanato ng Sulu ay makakalabas. At yan po, may papangako ko sa inyo. This is my help po sa inyo. Kasi even though I'm a liberal Catholic priest, we are worshiping one God.
Isa lang po ang Diyos na sinasamba natin, and we bleed the same blood. So, eto po, nung ang nagkausap kami ni Shem, yun po na, at first, kinabahan talaga ako, kakausapin ko ang Sultan, nahihibang ka na ba? Ano yan? Sultan equals... Off the record again? Off the record again? Hindi, naka-record pa po. O nga, akala ko nga po kasi, di ba, this is a sultan, this is a king. So, sino ba naman ako para makipag-usap sa isang sultan po? Pero sabi ni Shem, nakausapin niya po si Sultan, mabait po yan. And totoo naman po, dear brothers and sisters, narinig niyo naman po kung paano magsalita ang sultan at kung paano niya dalhin ang kanyang sarili. Talagang nakakaantig po talaga ng damdamin. Again, once again, thank you so much po for being here. Sultan. And yes, dear brothers and sisters, I will leave the links below kasi may mga groups sila, Sultan, if you want to join their groups and if you want to add Sultan Muizulial Tankiram in his personal Facebook page and all his other Facebook pages, pwede nyo po siyang i-follow doon. Ilalagay ko lang po yung link sa baba. Nang sa ganun, mas maano po, kung may gusto po kayong tulong na iparating sa Sultan, directly po yung makakarating, no? Hindi na po dadaan sa akin, kundi direkta na po sa kanila. Alright, so yeah, dear brothers and sisters, once again, thank you so much for joining us in this episode. Once again, this has been Father Joseph, and together with me is Sultan Muizulial Tankiram, saying Namaste. God bless everyone.